Hello guys! So today, samahan nyo ako mag-review ng iPad Pro 2020. Oh, kala mo sa akin to eh, kung makapag-review eh. No? Yes! You hear it right. Hindi nga to sa akin guys. It's not each a prank. Saan ako tong iPad Pro? Pero syempre, ako ang magre-review kasi ako ang bumili nito, guys. Regalo namin sa kanya to nung kanyang graduation. Okay. Buksan niya na. Baka laman yan. Okay. Ulang to, hindi naman talaga. So guys, konting kwento lang. So before naman namin to bilhin, nanood kami ng mga review sa YouTube. Sobrang technical yung mga pinagsasabi nila doon at hindi ko siya naiintindihan. Siyempre, as an ordinary user, minsan may mga sinasabi sila na hindi mo talaga nag-get. Tanga talaga. Although yung mga iba na iintindihan mo naman ng slight lang, gusto mo malaman na kung itong product na to, yung, alam mo yun, sulit ba sa presyo na binayaran ko. So ito yung box niya. Ganyan ko siya kalaki. Kasi ito ay 12.9 inch, baliktad pa ito. Ang presyo niya ay ito. Wow naman! Wow! Wow! Diba? So, magdadalawang isip ka talaga, bibili mo ba siya? So, iniisip mo, bibili mo ba to dahil uso? Siyempre. Ah, hindi. Ay, hindi. Hindi pala. Hindi pala. So, syempre, as an ordinary person, gusto mo magbasa at manood ng mga review na maiintindihan mo at may isip mo na, ah, ito, pwede ko itong bilhin. Bagay ito sa akin. So, this is just a plain, ordinary review ng mga taong ordinaryong katulad ko at katulad mo para maintindihan natin pare-pareho kung para sa atin ba ang iPad Pro 2020. Okay? Or na, kung techie ka masyado, hindi to para sa'yo. So, go to the next video. So, syempre, let's start to the specs na meron tayong paki. Guys, ito itsura niya. Kita mo, pwede siyang ano, pang mirror shots. Oh, ganda. At para siyang chopping board. Tsaka laki. Kita niyo, kung sa salamin, no? Button siya dito. Kita ba? Tapos, meron siyang buttons din dito. Ito yung charging port niya sa mga speaker. Yan. So, ganito siya kalaki. Saka sobrang flat niya, guys. Ayan, no? Sobrang nipis. Kaya siya kanipis. So, kung nakikita nyo itong ano na to, magnet na to, ito yung ilalagyan nung pencil. Pencil ba tawag doon o pen? Basta whatever. Tara! Ay, paganito. Siguro mas maganda kong paganito. Yan. Ganyan siya kalinaw. Ang linaw, di ba? So, hasta naalala ko, ang tawag nila dito ay Liquid Retinal Display. Oh. Kung anong ibig sabihin nun, i-google nyo na lang. Kasi hindi ko rin alam. Basta ang alam ko lang, malinaw siya, maganda. Bright, marap colorful, ganyan. Parang aking buhay, colorful. And next, pag-uusapan natin ang itong camera na to. So, may camera siya dyan. At ang selfie camera niya ay nandito dito. Yan. May selfie camera siya dito at meron siyang camera sa likod. So, alam ko bakit may camera ang isang ganito kalaking, ano. Hindi mo ito gagamitin para mag-picture-picture at mag-selfie-selfie ng ganyan, di ba? Garing! So, meron siyang 12 megapixel wide angle, saka merong 10 megapixel ultra wide angle. Para saan yun? Magaling mo pala dyan ah! Ito ko lang kasi ginagamit ng anak ko to kapag meron siyang project na kailangan niyang isubmit sa school niya, tapos ito ginagamit niyang pang video taking. Maganda to pang school, pang work. So ito namang camera sa harapan ay 7 megapixel. So hindi mo rin naman... Will you please repeat it? Hindi mo rin naman to gagamitin pang selfie, di ba? So ito ay para lang sa mga Zoom meeting, sa mga video chatting, FaceTime, ganyan. Mas maganda yung front camera niya kaysa doon sa front camera ng aking MacBook Air. Yung microphone niya rin maganda, so yung sound quality niya maganda. So, pakinggan nyo. Diba? Ang ganda. Meron din siyang 5 studio quality microphone. Talagang maganda yung ano niya,
yung rehistro ng boses mo, maganda. Maganda siya pang Zoom meeting talaga. So, ito wala siyang touch ID. Ano lang siya, face recognition ID. So, hindi ko siya mabuksan kasi hindi naman niya ma-recognize sa mukha ko. So, guys, yung memory nito, merong 128 gigs hanggang 1 terabyte. So, malaki. So, nasa iyo kung ano ang kailangan mo. So, sa tingin ko, ang binili namin ay 256 gig. Yan. So, kasi pag 128, parang sobrang liit naman. So, 256, okay na siguro sa kanya. Sabi nila, parang na nga daw itong laptop. So, meron siyang 6 gigs of RAM. Ang minimum naman, halos lahat ng mga laptop at computer, 8 gigs eh. So, ito na iPad, 6 gigs yung RAM. Pwede na siya, di ba? Para na siyang computer. Sabi nga nila, para na siyang mini laptop. Sa pag guys, meron siya 8-core GPU. So, talagang pwede mo siyang gamitin for editing, pwede mo siyang gamitin for gaming. At ilang beses ko na nahuli yung anak ko na ginagamit to for gaming. So, yung bagong bili ko to, tinry ko talaga siya. At sobrang yung navigation niya, napaka-smooth. Tapos, pwede ka nga dual view, multitasking. Sobrang galing. Kasi, kung i-compare mo naman dito, sa dalawang tablet na meron kami. So, meron kaming 2018 iPad 6th Gen saka iPad Mini 4. Kung i-compare mo dito sa dalawa, walang sinabi itong dalawa. Sobrang galing talaga niyan. So, ito yung specs niya. Saka guys, kung gumagamit ka ng mga lumang tablets or lumang iPad, talaga ma-appreciate mo yung 2020 iPad Pro. Yun nga, so i-compare mo itong dalawang iPad na to dito sa malaki na to, syempre, masarap manood ng Netflix dito, masarap mag-games, mas masarap kumuha ng assignment, ika nga. Pakita ko lang guys, yung ginagamit ni Dennis na nakakatawa kasi parang leather. O, di ba? Parang may hawak na notebook. Ito sa amin siyang keyboard na nadidikit dyan, ganyan. At pag-hawak niya, ayan, o, di ba? Parang siya may clapboard. Nakakatawa pag dala-dala niya to. Itong kay Dillard, ang gamit namin yung Otterbox. Kasi, parang matibay. Kasi alam mo naman, ang bata, pag gumagamit, taka masira lang, di ba? So, yun nga, sabi ko nga, magagamit mo to sa school, magagamit mo to sa work mo, parang na siyang mini laptop. But wait, there's a catch. Siyempre, kung gusto mo siyang gamitin as a laptop, kailangan mo ng Magic Keyboard. Ito yung tsura ng Magic Keyboard, guys. At ang presyo niya. Sobrang mahal. Mahal siya. So, kaya hindi kami bibili ng ganun. Kasi, eto palang magkano na. Sabi naman sa Apple website na pwede ka naman gumamit ng third party na keyboard at mag-work naman siya sa iPad. So, ang binili namin, hindi ganun kamahalan na keyboard. Ito yung tatak niya. At binili namin to sa Best Buy. So, ito yung price niya sa Best Buy. Lalagay ko yung link below kung saan nyo mabibili yung mga product na. Kaya yung itsura niya. Yan. So, may keyboard siya. Tapos, meron siyang magnet dito. Ayan. Diba? Umilaw. So, madali lang siya ikabit. Totoo lang. I-demonstrate ko. Madali lang siya ikabit. Lagay natin. So, syempre, lalagay natin kung nasaan yung camera. Doon natin siya ilalagay sa butas, diba? Ma'am, galing mo pala dyan, ha? So, tatalpak mo lang pa dito muna. So, daw. Tapos, ilalagay mo na siya dito. Saka sa kabila. Ay, yan. Ayun. Ayun na, oh, diba? Para ka na may laptop. Wow! Tuwang-tuwa talaga yung anak ko dito kasi para na siyang may laptop na sa dilim. So, wala naman daw siya yung nag-i-issue sa keyboard niya. Yun lang, sabi niya pag nag-i-games, di ba kadalasan ang gagamit ka ng WSAD para i-move mo yung character mo. Hindi niya magawa. Hindi raw gumagana. Meron pa isa pang attachment ka lang. Ito yung tinatawag na Apple Pencil. Ito yung tsura niya. At ito yung price niya. Siyempre, di kami bibili nun. Kami bibili nun. So, bumili kami nitong isa. Ito yung tatak niya. So, binili namin to sa Amazon. At ito yung price niya. Siyempre, maganda to pang sulat-sulat dyan. Magsirma pa yung mga cheque. Charin. So, ginagamit ito ng anak ko kasi mahilig siya mag-drawing. Siyang gumawa ng animation.
siyang magnet dito, ganyan. Ano? So, dinidikit siya dito. Oh, alam na. Kita niyo ba? Dumidikit siya eh. Ano? Wow! Ganyan, ganyan. So, dyan siya nakalagay. So, ito ba itsura niya guys kapag ano, sa gilid. Magawin mo lang, tatanggalin mo lang. Kasi magbigat mo. Ano? Yan, ganyan. So, magiging ganyan siya. Tapos, sasara mo. Wow! So, nakalagay dyan yung pencil. Silang natin ng konti. So, nakalinya. Yan, ganyan. So, sasara mo siya. Ganyan. May magnet siya dito. May magnet din siya sa harap. So, yan. So, sobrang nipis lang niya. Pwede mo siyang ilagay sa bag. Wow naman! Diba? Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Dalhin mo siya sa coffee shop. Saan pa? Dalhin mo sa Starbucks. Saan pa rin pupunta. At dalhin mo siya sa school. So, magagamit talaga ito ng anak ko sa school niya. Lalo na ngayon mag-high school na siya. Magagamit niya ito talaga sa kanya. Pero syempre guys, hindi naman lahat ng features nitong iPad Pro magagamit natin. So, meron siyang tinatawag na LiDAR scanner. Will you please repeat it? LiDAR scanner. Tama ba? Pero yung spelling, LiDAR. Kung anong ibig sabihin niya, hindi ko na sinerge. Nagbibiro lang ako. Para siya sa measurement, na measure daw niya. Para yung sa measurement. Yung intindi ito, pilipitan dila nito. Pero as far as I know, hindi pa yung nagagamit ng anak ko at hindi ko siya nagagamit kahit kayo. But anyway, kung typing lang naman at sa school mo lang magagamit, talagang magagamit mo siya. Mabilis siya, mabilis. Pwede ka mag-multitasking. Habang nag-research ka, pwede ka gumawa ng paperwork at haba. At pwede ka pa mag-Netflix at mag-FaceTime all at the same time. Wow! Nasabi ko yung gaming niya, pwede ka mag-games, maganda yung kanyang display. So, function lang siya talaga, lalo na sa mga millennials ngayon. So, sa tingin mo ba, bibili ka na iPad Pro 2020 dahil uso lang siya? Oo pa rin. Hindi talaga. Yung reliable pa rin naman yung mga iPad mo, ba't ka pa bibili ng bago kung hindi mo naman talaga kailangan? This is Drew's very, very first na parang computer-like na gadget. So, sabi ko sa kanya, nung binigay ko sa kanya pag ganyan, sabi ko, Drew, ingatan mo to, ha? Dahil hanggang college mo na to. Yung sabi ko sa kanya. Kasi hanggang college mo na to. Amay kasi. Okay, so yun lang guys. May masasabi pa ba ako? Wala na. At paus na ba ako? Oo. Maraldal ba ako masyado? Oo. Ang dami kong nisabi? Oo. May natutunan ba kayo? Siguro. Pero bago ka umalis, mag-subscribe ka muna. Like mo itong video na to at i-share mo sa lahat natin po. Thank you so much. Bye-bye. Subscribe to our channel. Goodbye. Goodbye.